Chairman TV. Weather update. Global warming. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po, ito po ang ating latest update para po dito sa minomonitor natin na si Typhoon Odette. Si Typhoon Odette nga po no, ay namataan yung pinakasentro nga po ng bagyong ito na sa layong 176 km ng Dumaran, Palawan. Ito nga po ay tinataglay pa rin ng lakas na abot ng 155 km per hour, malapit po yan sa gitna, at may pagbugso na abot ng 230 km per hour. Ito nga po ay kumikilos pa westward sa bilis na 35 km per hour. At kung mapapansin nga po natin, ano, masyadong mabilis yung pagkilos nitong bagyong Odette. At ito nga po ay may posibilidad na anytime po ngayon na ay magkaroon ng landfall scenario sa may Dumaran, Palawan. Tignan natin yung forecast track ng Japan Agency sa NOAA. Kung mapapansin nyo nga po, no, by 2 PM ng hapon, may possible scenario na po ng landfall scenario dito nga po sa may Palawan. Kaya iba yung pag-iingat na at sana't nakahanda na yung ating mga kababayan sa may Palawan. At itinaas na nga po ang storm warning signal number 3 dito nga po sa may Palawan, sa may Calamian Island, sa may Cuyo Island, Cagayan Silio, sa may Antique, Iloilo, Guimaras, at sa Negros Oriental. At nakataas naman ang signal number 2 dito nga po sa may parte ng Negros Occidental, sa may na western section ng Bohol, at western section ng Antique, Albay, pati po dito sa may Capiz, signal number 2. At maging dito po sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, signal number 2, Romblon, nakataas na rin po ang signal number 2. At sa western section po ng Masbate, nakataas po ang signal number 2. At signal number 1 naman po no, ay nakataas sa may Batangas, Quezon, sa may Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Biliran, at sa may Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, at Camiguin, Agusan del Sur, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Zamboanga del Norte. Ayan po mga nakataas ang storm signal number 1. At ito naman ang ating advanced weather forecast by December 18. Posible nga na nakalabas na ng Philippine area, rather. Posible nga pong nakalabas na no, ng landmass ng Palawan yung pinakasentro nitong si Typhoon Odette. And pagdating naman po ng December 19, ito nga po kung mapapansin natin na si Typhoon Odette ay mas lalayo na ng ating bansa. At pagdating naman ng December 20, ito nga po ay nandito na sa parte ng Vietnam. At ito po yung magkocurve papunta po ng Hong Kong by December 21, at magiging na po siyang isang low pressure area. At habang mapapansin naman natin na magiging maganda na nga po ang lagay ng panahon ng malaking bahagi ng ating bansa, then pagdating po ng December 22, ay mas magtutuloy-tuloy po na magkakaroon tayo ng maayos na panahon. At pagdating po ng December 23, makikita nga po natin na meron tayong isang posibilidad na low pressure area na mabubuo dito po sa eastern section ng Mindanao. By December 24, ito nga po ay papasok ng ating bansa, pero mababa naman po ang tsansa na maging isang ganap na bagyo ito. Sa ngayon po, ito pa lang po ang available data natin para sa minomonitor natin ng mga sama ng panahon at ating advanced weather forecast. Kaya mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Ang advanced forecast ay hindi fake gaya ng sinasabi at paninira ng isang malaking channel. Ang advanced forecast ay nagpapakita lamang ng posibleng scenario o posibleng magaganap, subalit hindi po ito accurate dahil every hour ay maraming pagbabago sa ating weather system na ginagamit din po ng Japan Agencies at ng National Oceanic and Atmospheric Administration at ng European Center for Medium Range Weather Forecasts at Global Forecast System. Na isa rin sa mga ginagamit o kinukuhaan ng information ng PAGASA DOST, kaya manatili po tayong tumutok sa mga nilalabas na advanced forecast para malaman ang mga pagbabago ng weather system. Maraming salamat po.